So ito na nga, naka-disconnect na kami rito sa floating dock na hinila namin magmula Korea. Umalis kami ng Korea ng April 21, and then June 25 na kami nakarating. So, April, May, June, tagal. So, ayan na, ito na ang port sa Egypt. Yung view na yan, mga pasukan din ng mga barko. Then, pero tingnan nyo, kanilang dagat, medyo polluted na rin. So, na-receive na rin namin yung towing gears namin na na-upload ko na rin nung nakaraan. Medyo nahuli lang ito at medyo busy. So, ito yung lugar din ng Portside. Kaso, hindi ako nakaapak dyan. Hindi kami nakapasyal. Man lang. Hindi kami nabigyan ng pagkakataon. Pero, okay lang. At least, karoon naman din ng pagkakataon na ganito na makarating dito. So, hindi na rin masama na nakapunta rito or kahit na hindi ka nakapasyal. Yun nga lang, hindi rin ako nakabili ng aking remembrance dito sa Portside. So ganun talaga ang trabaho ng seaman offshore, na hindi porket na dumaong ka sa isang lugar ay ibig sabihin makakarating, makakalabas ka na kaagad, makakapasyal ka na. So mali po yun, paiba-iba isip ng mga hindi nagbabarko. Once na dumayong ka sa isang port is makakagala ka na kaagad. So maling-mali po yun, hindi lahat po. So katulad namin, ayan, dumaong nga kami rito pero wala. Pagka-deliver namin yung hinila namin na floating dock na yan, and then binalik nila yung towing gears namin, yung mga kadena na pinanghila, then pinaalis na kami kaagad. So ayan, papunta na kami ng anchorage area. And yun lang, ganito na lang. Thank you.